scary. Idinaan sa social media ng aktres na si Nadia Montenegro ang karanasan ng kanilang pamilya sa loob ng isang membership shopping store sa Quezon City kahapon. Sa kanyang Facebook Live, ikinuwento niya paano nanakawan ng 7 suspect ang kanyang ina. Nung mga oras na mangyari ang insidente, tanging kapatid ni Nadia ang kasama ng kanyang ina. Tumawag sa akin si Tanya na nagsisigaw siya. Sabi niya, nanakawan ng mami ng wallet dito sa loob. Sabi ko, huwag kayong alis dyan, magpatawag na ng polis. Pagdating ni Nadia sa establishmento, agad nilang tinignan ang CCTV footage. Doon ay nakita nila kung paano ninakawan ang kanyang ina. Ang style po ng sindikato, guguluhin kayo, kukumpulan kayo, magtatanong kunyari, eh masarap ba to, ganito, ang paglingat ng nanay ko isang segundo nakuha. Natangay ng mga kawatan ang wallet ng ina ni Nadia at naroon ang pera at ATM. Masama pa nito, pati pera sa ATM na gawang maiwithdraw. It is very traumatizing kasi kakukuha lang ng nanay ko ng retirement niya, kaya siya nagpunta doon para mag-shopping at para ubusin lang at nakawin lang sa isang lugar. Ayon sa hepe ng QCPD, Police Station 16, pinag-aaralan na nila ang video at kung ang grupo na ito ay sangkot din sa iba pang insidente ng pagnanakaw. Mga ano sir, may mga na-recover tayong data nila, no, previous records nila na ito nga, involved sila sa mga ganitong activities. But we cannot yet disclose the details. Sa Maynila naman, arestado ang dalawang lalaki matapos hold-upin ang isang taxi driver kaninang madaling araw sa Tondo. Ayon sa biktimang si Jesse Mejulio, sumakay ang dalawang suspect sa Caloocan na nagpanggap na pasahero, pero sa kalagitnaan ng biyahe, nagdeklara ng hold-up ang mga ito. Pinapasok nila ako dun sa one-way, ay dun pala sa kanto, nandun yung mga polis. Nakita nila na one-way, yung pina-atras nila ako. So may tendency na pwede na akong tumalon dahil mabagal yung takbo ko. Kaya nung nagkambyo ako ng atras, tapos nakalingon ako sa mga polis, silang dalawa sa akin nakatingin. Nung paglingon ko sa kabilang side, sinabayan ko lang ng talo. Actually talaga, yun na nag-call attention sa pulis natin. Yung tumalun siya, pasusuligaw siya, in-hold up ako. Pinag-iingat din ng mga pulis ang publiko sa iba't ibang modus ng mga kawatan, lalo na ngayon lumuluwag na ang restrictions at marami na namang tao sa mga lansangan. Jack Batallones, ABS-CBN News.